paano nga ba malalaman kung sira na itong mga power supply natin? Alright, so ngayon ang pag-uusapan natin kung paano natin matrace or malalaman kung sira na ba ang mga power supply ng ating window. So this is based on my experience and how to trace kung ano yung sira. First, ito yung galing sa window ko na isa. Ayan, so zero visibility. Nag-text sa akin yung may-ari na wala na daw ang ilaw, wala nang mga lights indicator, lahat pag sinaksak niya wala, yung access point na lang daw ang umiilaw. So ngayon is as a technician, of course kailangan natin ng tester to test kung sira ba talaga. So ngayon ito yung power supply ng ating window sa aking client. So sinubukan kong sinaksak dito. Ayan, so sa nakikita nyo, wala po siyang light indicators. So para malaman natin kung good or bad ba siya, of course kailangan natin ng multi-tester. So mas maganda gumamit ng digital multi-tester para accurate yung makikita natin na voltage na lalabas dito. Okay? So ngayon is i-test muna natin, guys. So ito is para po ito sa negative. Ayan. At itong sa gitna, itong may ayan, is for positive. So sa nakikita nyo, wala pong voltage na nakalagay dito. So it means defective na po itong aking power supply ng ating window. So ayun, pinull out ko at nagbili ako ng bago ito. So ngayon, i-test natin ito kung may voltage ba na output. Ito yung bago natin. Ayan, saksak natin yung bago. Ayan, so may lights indicator na siya. So before nga pala tayo no maglagay ng mga power supply ng ating window, so dapat i-test muna natin no kung ang voltage na lalabas is tama lang ba sa power supply at sa ating requirements na 12 volts. Okay? Kasi minsan kasi pag ito is lumagpas ng 15 volts o mali yung binigay sa atin ng tendera or ng supplier natin, so patay, nasisira yung ating mga coil slot saka yung ating mga converter. Okay, so ugaliin talaga na before maglagay ng mga power supply, so dapat test muna natin. Okay, negative and the positive. Ayan, so dapat stable po siya sa 12. Ayan, so it means goods ang ating power supply na nabili. So dapat guys ha, 12 volts talaga siya. Even na meron siyang nakalagay na mga lights indicator, dapat 12 volts talaga siya para hindi magluko yung ating credition, no? Kasi sometimes palagi kong nakikita ito sa piso wifi community na maraming nagre-reklamo sa mga build ng iba na kulang daw ng tradition. Of course, mababa ang amperahe or mababa ang voltage na nakikita nyo or yung output niya. Pag ito bumaba ng 10 volts or 11, okay lang 11 point something. Pero pag ito bumaba ng 10 volts, aba, talagang sumasakit ang ulo nyo. Kulang talaga ng tradition yon pag ito ay bumaba. Alright, so ito is 12.16 for in case na nasa field na kayo tapos wala kayong multi-tester. No? So kung gusto nyong i-trace ito na gumagana pa or hindi, kung meron kayong mga ganito, yung lead na lights, ayan, ito mura lang ito, pwede nyong i-try. Ayan. So it means, ayan, so umiilaw siya. So it means goods yung ating power supply. Pero sa kabila, hindi ito umiilaw. Ayan. Goods itong ating power supply. Kaya lang, ang pagkakaiba ng tester at ito, gumagana talaga ito kahit na 9 volts. Ayan. Hindi natin makikita yung totoong voltage na output ng ating power supply pag ganito lang ating gagamitin. So, dapat gumamit po tayo ng multi-tester.
At another tips, as a technician kasi, palagi kong pag ako nagre-repair ng mga ng clients ko, pag may mga clients ako, always kong tinicheck talaga yung mga voltage out, yung mga supply ng ating ONSPR, RPI. So dapat isa din yun sa mga check natin guys, no, kung halimbawa may repair tayong gagawin. Kasi last time, yung problema ni customer is bigla na lang daw mag-off din yung IP address. Tapos tiningnan ko yung setup nila is naka USB tulan. So far, tinetest ko yung UTP cable, yung access point, naglagay na ako ng bagong access point ko, yung pang sample ko, ganun pa rin. After a few minutes, mag-obtaining siya. Ano kaya ang problema? So ayun, later on, naisip ko na itest yung back converter ng OPI na ginagamit sa window, which is ito. Yun pala, ito ang main problem ng obtaining niya o yung mag-connecting siya o sometimes no internet. Kaya nag-malfunction ang OPI na ginagamit niya kasi kulang sa supply. It should be 5 volts 3 amperes ang labas nito. Kaya ngayon, ipakita ko sa inyo kung ang voltage ba nito is umaabot ba ng 5 volts. Kasi pag hindi ito umaabot ng 5 volts, talagang sasakit ang ulo nyo. Sa mga technician dyan, sa mga newbie, mas maganda meron kayo nito. Ugaliin nyo na pag mag-repair kayo, always talaga unahin nyo yung mga power supply, itong main power supply at itong mga back converter nyo. Okay, ngayon itest natin ito. May supply naman siya, ayan, umiilaw na, may supply naman siya, kaya lang kulang. Pag kulang kasi, ito ang mangyayari. Sukatin natin ang voltage. Yan. Sukatin natin ang voltage. Ayan. Hindi umaabot ng 3 volts. So, nakakasama po ito ng ating orange PI or RPI. Nakakasama po talaga ito. Tingnan nyo, 2.9. Ayan. Diba? So tama naman ang nilalagay dito sa ating itong power supply, 12 volts. It's good. Pero dapat ito 5 volts ito. So ngayon, ang nangyari, 2.89. So nasaan na yung 2 point something volts. So ayun, nagloko ang OPI. Buti na lang hindi nasira. At ayun, ito pinalitan ko na ito. Ayan. So sana makatulong sa inyo mga kapis wifi, no, sa mga tips na pinapakita ko dito. Kasi sometimes kasi ito lang ang mga problema ng obtaining, hindi po talaga USB tulan, pero sometimes tulan din. So dapat unahin po yung mga power supply, pag-check. Pag all goods lahat, doon na po tayo sa mga UTP cable. Pag goods naman ang UTP cable, possible yung access point o yung main board talaga ang may problema. So bago ang lahat na mag-decide tayo sa board ang problema, so dapat na reflash na natin, no, na reflash. Kasi sometimes pag medyo nakurap na yung system natin, mag-malfunction din siya. Okay, hopefully this can help you guys and sana may natutunan kayo sa kunting share ko sa inyo. And don't forget to subscribe, and thank you.